Hello guys, welcome back to my channel. Okay, ang naging problema sa unit na to guys, outdoor unit na to, is ayaw daw gumana. So okay, so nakikita nyo naman, napalitan na natin yung board nya. Kaso nga lang, ang naging problema guys, okay, i-share ko sa inyo ha. Ito na yung bagong PCB board nya, okay, PC board nya, okay. Ang naging problema guys, upon checking ko kanina, upon unboxing, okay, yung IC niya, yung IPM niya guys, nag-crack, okay? Ganito kasi yung position niyan, guys. Okay. Okay, ganyan. So, upon opening ko kanina, ayun, oh, nag-crack. So, binaklas natin. Ayun, dahil sa sobrang higpit siguro ng pagkakatornilyo niya. Ito kasi, guys. Ito. Masyado niyang diniin siguro, o di kaya, yung tornilyo na mismo nito ay iba yung ginamit na tornilyo, kaya siya nag-crack na ganun, okay? Kaya guys, pag naglalagay tayo ng ganitong klaseng board, maselan kasi itong mga to, dapat control lang natin yung paghigpit natin guys, okay? Kagaya na yan, okay, okay lang. Itong nangyari dito guys, okay? Ayun, nag-crack. So, ayun yung naging problema nito. So, ayun. Kawawa naman to guys. Bagong-bago. Hindi ko alam kung sinong kwento. Sinong may pakananin sa yung gumawa ng ganito. Pero, ito yung result ng kwan. Sobrang higpit dun sa mismong tornilyo ng IPM natin. Okay? Ay, sayang naman to. Okay. So, ayan. Napalitan na natin. So, dapat, alalay lang guys, okay? Huwag masyadong maigpit para hindi masira o di hindi mag-crack yung IPM natin o di kaya yung mga MOSFET natin, okay? So, ito, may isa pang kulang na tornilyo, lalagyan ko pa, okay? Ayun, hopefully, magiging okay na to. Yun lang naman yung nakita kong problema dito, okay? Yan lang guys, yung share ko lang sa inyo. Tapos, bago natin ilagay, maglagay tayo ng thermal paste, guys. Okay? Lagi nating tatandaan. Okay? So, ayun lang. Share ko lang, guys. Para yung bagong palit na board kasi. Okay? For example, yun. Bagong palit tayo. Kaso nga lang, kung ang paghigpit ko dun is mahigpit na mahigpit, tapos hindi ko siya inalalayan, baka lamang ganito na naman yung kalalabasan ng IPM natin. Magkakrak at magkakrak. For example, hindi natin nakita na nag-crack na ganyan. Pero kapag umandar na yung unit natin, baka dun siya mag-crack. Okay? Ganito yung nangyari dito, guys. Ayun. Bagong-bagong unit. So, ayun. Ayan. Sayang naman. Sayang naman to, guys. So, ayun lang. Shiner ko lang, guys. Ingat lang tayo pag naglalagay tayo ng mga ganitong kasi selang board. Mahal kasi itong mga to. Okay. Kung hindi ako nagkakamali, hindi bababasa ako ito. 5,000 pataas yung presyo nito. Kaya, kawawa naman tayo kapag masira rin natin agad. So, ayun lang. Guys, I hope nakatulong. Yung mga konting tips lang. Okay. So, ayun. Salamat!